Sagutin lang natin yung isang tanong ng ating kapatid na subscriber, no? Ang tanong niya ay, na-aksidente siya or nabaril ng guards, pero dinala naman siya sa ospital at tinulungan siya. Kaya nga lang, nag-suffered siya ng matinding injury at hindi na maibabalik yung dati niyang sigla. Or ang dati niyang normal niyang ginagawa. Yung ibig sabihin, kahit nakalabas siya, ay injured na talaga siya. Yung dati niyang trabaho ay hindi na magagawa. So ngayon, in short, apektado ang kanyang hanap buhay. So mahirap tong ganitong sitwasyon, no? Ngayon, nalilito na siya at hindi niya alam kung mag-aariglo siya. Natural, mag-aariglo ka kasi lalo kang mawawalan kung hindi ko mag-aariglo. Siguro ang ano niya dito, nahihirapan siya kung magkano talaga ang presyo. Yon. Sana itong videong ito, kapatid, I forgot your name, no? But alam mo na kung sino ka, hindi ko na ilalagay dito. Tapusin mo itong videong to. Sana ay makatulong sa iyo itong parts ng pag-aariglo mo, no? Number one, napakalaking pasasalamat natin ay mo pala at sinagot ang hospital mo, mga bills mo, okay. Sinagot ang kanyang agency. Okay? Magandang indicator 'yon kasi kung hindi, abay, ano mo pa 'yan, problema mo pa. Pangalawa ay nasa kaso na or nasa pending case pa ang kaso nyo. Maganda 'yan kasi diyan ka magkakaroon ng mandatory o natawag na parang tamang timing, hindi naman pananamantala, tamang timing para masingil sila ng maayos. So ang tanong dito, magkano ba talaga? So kahit ako kapatid, no, wala akong kahit ang batas, walang specific na maibibigay na amount. O kahit ako, wala sino mang abogado, no, walang maibibigay na specific na amount sa sitwasyon mo ngayon. Ang pinakamaganda mong gawin, manood mo na itong video at siguro magkonsulta sa iyong mapagkakatiwalaang abogado kung magkano ba talaga ang mapagkakasunduan mo. But kung ako ang tatanungin mo, ganito, since na kaya naman nilang magbigay ng medyo malaking halaga, okay? Kaya naman nila. At hindi ka na makakabalik kung ano man yung normal mong ginagawa, dati mong ginagawa na trabaho. Kasi nga, apektado ka na ng injury mo. So, lifetime na yun. Hindi na maaalis yun. So, ito. So, ngayon, kailangan mo ngayon mag-shift ng ibang pagkakakitaan. Okay? Malimbawa, kaya mo pang mag-tricycle. O, hindi bilang kapalit ng iyong hanap buhay ay bigyan ka nila ng pagkakakitaan na at least tumapat doon sa ginagawa mo dati. O ano ba yun? O kung kumikita ka dati ng, sabihan natin, 20 mil, sana mabigyan ka man nila ng another trabahong opportunity na kayang matapatan yung kinikita mo na usual. O kaya, i-recommend mo sa kanila na habang nandyan yung kumpanya nila, ay kunin ka nila bilang empleyado, bilang kabayaran sa kanila. So, kasama yun sa contract. Kailangan nakakontract yun na hindi ka nila pwedeng tanggalin unless na ano, mayroon kang violation na crime. Maganda yun, di ba? Kasi ang usapan dito ay long term na. Long term na ito, napakahaba na lifetime. Buhay na ho ang nakatira dito, ay nakataya, pamilya. So ngayon, eh nag-ariglo ka nga, binigyan ka ng 20, ay kaya 100, eh kulang naman. Hindi naman kayang ipalit doon sa nawala mong hanap buhay. Ay di ba, di sad? So kaya, kung ako tatanungin mo, yan ang recommendation ko. Maghanap ka na amount na pwedeng makabili, nabibigyan ka ng opportunity na magkakayod o pwedeng itaguyod ang iyong extension na palagay mo ay papalit doon sa usual mong ginagawa kasi ang laki nang nawala sa iyo.
Okay? Iyon ang amount na sisingilin mo. Halimbawa, dati kang janitor o kaya office workers na medyo empleyado, na medyo mabigat yung trabaho. Ngayon, hindi mo na kayang gawin. So ngayon, hindi ka na pwedeng pumasok doon. Bibigyan ka nila. Isang araw mo doon ay sabihin natin minimum 500 pesos o 600 pesos. So, kailangan mong makahanap ng yun ang way mo na paraan, yun ang babasihan mong paraan. Kailangan mabigyan ka nila ng tamang ariglo, tamang presyo na pwedeng ipalit doon sa kita mo na yon. Kasi kung halimbawa, bibigyan ka ngayon ng 200,000 pesos bilang ariglo, eh ngayon, after a year, baka sa panahon ngayon, yung 200K, napakaliit na lang. After 2 years, 1 year, wala na yung pera mo. E paano ka ngayon? Gutom. Pero kung yung mapagbibilhan, yung ariglo mo ay sapat para ipalit doon sa kikitain mo, so okay yon. Pero discretion mo pa rin yun. Halimbawa, nag-offer sa'yo ng 200 or 300. Eh, kung ano mang gagawin mo. Pero yun yung kahanap ka ng paraan. Halimbawa, bigyan nyo ako ng 300K kasi ayan ay ibibili ko yan ng tricycle para pang ano ko, pang hanap buhay. Kaya ibili nyo ako ng isang ano, kahit segunda manong sasakyan na pwede kong pag-umpisahan para imi-members ko yan sa isang reputable na career para yun na lang mag-drive na lang akong kaya mo pang mag-drive. Para ayan na yung pamalit doon sa nawala kong kita. Kuha mo ba? Kuha nyo? Yun po ang ariglo. So wala talagang specific na price. Otherwise, kung ayaw nila at kaya naman nilang tanggapin yung sabihin nila, ayaw ko ariglo. Diretso na lang yung kaso. Tanggapin na lang namin na makulong ako. Makulong yung agency pero hindi naman papayag yung kulong. Maniwala sa akin. Matik naman yan. Magigilty sila eh. Kaya lang, matagal pa yun. Sabihin mo na, after 10 years matapos yung kaso bago sila mahatulan. So, 10 years ka rin magtitiis na walang hanap buhay. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nahatulan naman sila dyan, siguro may makakakuha ka naman na konting halaga na bayad sa'yo. So, ayan, haantayin mo. So, kailangan talagang mag-usap dito ang dalawang panig sa ariglo. Kailangan ang resulta ay win-win. Hindi natalo yung isa, hindi natalo yung isa. Yun lang po ang logic ng ariglo. So, both party ay magkasundo sa anumang amount. So, wala talagang fix na nakapress dyan. Kaya, or either, take the consequence bilang isang respondent kung ayaw mag-ariglo. Kung tatanggapin niya na lang yung parusa, halimbawa, yan ay serious physical injury resulting to kung ano man ang ano mo, ang damage mo. Kung gusto niya, ayaw niya magbayad ng 300. Ang gusto ng respondent ay tanggapin na lang yung parusa na sabihin na natin, masintensyahan siya dyan ng ano ba ang physical injury. Depende kasi sa ano eh, depende sa bracket. Sabihin natin, i-general na lang natin, 6 years. Papayag na silang makulong na 6 years. Tapos siguro magmulta ng 100,000 after a year. So, yan ang consequence kung ayaw kung hindi makakasundo yung dalawang panig. So, face the consequence both party. Okay? Maraming salamat. Thank you for watching. Kasi nga pala, bago ko makakalimutan, no, get your appointment kung kailangan mo ng assistant. And membership sender stars are priority natin. Open tayo from 9 a.m. to 11 or 12 a.m. for video calls. Thank you for watching, guys. See you again in my next video.